Nahulog ka na ba sa babaeng alam mo naman di mo makakatuluyan? Yung tipong alam mong mataas yung posisyon niya sa buhay habang ikaw na sa baba lang nakatingin sa kanya. High school ako nun. Mahirap lang ako at hindi kagapuan yung tsura ko. Sige, aminin ko na. Pangit ako. Nag-aaral ako na mabuti para makahon sa hirap ng buhay namin. That time, wala na kaming pera nun kaya pupasok ko sa school nang walang baon. Habang nakatunga nga ako sa upuan namin, may maganda babae na lumapit sa akin. Uy, wala ka na namang pagkain? Nakaka-istorbo ba ako sa inyo kumakain? Sungit mo naman. May bibigay kasi ako sa iyong trabaho. Baka magustuhan mo. Ano yun? Magiging boyfriend kita at bibigyan kita ng 10K kada linggo. Ako? Bibigyan mo ng 10K kada linggo? Oo. Tas, gusto mo maging girlfriend kita? Oo nga. Teka, anong nagustuhan mo sa akin? Baliw. Hindi ako nagkagusto sa'yo. Siyempre, kailangan lang kita. Ah, medyo pahiya ako din na. Bibigyan kita ng pera kada linggo. Para pagselosin yung ex-BF ko. Ba't di ka maghanap ng pogi? Tangik. Mas masakit kaya pag nalaman mong pinagpalit ka sa pangit. Ang sakit na na. Ay, sorry. Pero prangkahan lang ah. Babayaran naman kita eh. So, bahag ka ba sa deal? Ano yung rules? Simple lang naman. Pag kailangan kita, pumunta ka agad. Dahil oras mo ang binabayaran ko. Pangalawa, kung anong sasabihin ko, gagawin mo. At last, but not the least, huwag ka magkakaroon ng feelings sa akin. Nagets mo ba lahat? Oo, naintindihan ko. Goods. Bakit ba kayo naghiwalay ng boyfriend mo? Ayun, pinagpalit ako. Ah, syempre, pogi. Ano sabi mo? Wala, sabi ko, ang pogi ng boyfriend mo. Siyempre, pogi talaga yun. Hindi ko papatulan yun kung hindi pogi yun. So, kailan ba ako magsistart? O eto, 10K. Mag-start ka na kagad bukas. Anong gagawin ko? Basta pumasok ka ng maaga, tapos pumunta ka sa classroom ko. Tapos, tawagin mo akong babe. Corny naman ng babe. Ano ba dapat? Ewan, hindi pa naman nagkaka-girlfriend eh. Okay na yan, babe. Yan kasi yung tawagan namin. Sige, babe. Yuck! Tuwing nasa paligid ko lang siyang tatawagin mo akong babe. Makayak tong kapal na mukha. Ay, ayaw mo ba yung trabaho mo? Hindi, joke lang. Sige. Ano nga pala pangalan mo? Andrea. Ah, okay, Andrea. Ako. Di mo ba ako tatanungin ano ang pangalan ko? I'll just call you Bogart. Loh, ang pangalan ko kaya ay... Shh! Your name is Bogart, okay? Sige, Boss Andrea. Pumunta ako na sa classroom nila para sunduin siya. Para pagsilosin yung ex niya. Babe, tarawin na tayo. Eto na, babe. Nagbibihis na lang. Siyempre, lahat ng klase niya nakatingin sa akin at di makapaniwala. Narinig ko yung mga masasakit nilang bulungan. Tulad ng... Seryoso ba pinatulan niya ni Andrea? Gagkeeper, ang pangit ng pinalit ni Andrea sa jowa niya. Pero, pinabayaan ko na lang yung mga yun. At least may 10K ako kada linggo. Gagi Bogart, nakita mo ba yung mukha niya nung nakita ka nang tinawag mo akong babe? Haha, oo nga. Kanang malungkot, bayad ka naman na eh. Sabi ko nga. Sana ganyan din ako kaswerte sa buhay. Kaya niya bayaran yung naramdaman ko. Lumipas ang 2 buwan yung deal namin. Tuluyan na naming napaselos yung ex niya. Habang ako, tuluyang unti-unti na hulog sa kanya. Ako naman tong si Tanga. Kahit alam kong mali,
tuloy-tuloy ko pa rin siyang iniisip. Andrea, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Pangit ba ako? Ay, tinatanong pa ba yan? Nagtatanong lang eh. Oo, te. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Balang araw magiging gwapo ako. Sige lang. Support kita. Alam kong masakit na pinagtatawanan niya ako. Pero tuwing nakikita ko siyang tumatawa dahil sa akin, parang ako lumilipad sa ere. Naramdaman ko sa kanya yung kiliti sa tiyan. Andrea, tingin mo ba pag naging pogit mayaman ako, may pag-asa ako sa'yo? Oo naman. Basta pogit eh. Ah, okay. Bakit? Don't tell me na nagka-feelings ka na sa akin. Tanda mo yung deal natin. Baliw. Oo, alam ko yung deal natin. Alam kong bawal ako mahulog sa'yo. Goods. Uy, Bogart. Pumunta ka dito sa gym classroom. Dalian mo. Bakit? Nandito yung ex ko. Kasama yung bago niya. Dalian mo. Ah, sige. Pagpunta na ako. Pagpunta ko nun sa gym, pumunta kagad ako kay Andrea. At hinawakan niya yung kamay ko. Tumingin na masama sa akin yung ex niya. Habang yung mga tao nakatingin sa akin na tumatawa. Sino ba naman kasi ako para tingnan ng may respeto ng mga tao sa school namin? Mayayaman sila. At di naman talaga kapanipaniwala na hawak ko yung kamay ng babaeng mayaman at maganda. Pero may ginawa siyang kakaiba na nakaluwag ng damdamin ko. Hayaan mo sila. Huwag mo sila pansinin. Sa akin ka lang tumingin. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng sinabi niyang yun. Hindi ko alam kung pinaprotekta niya ba ako o utos niya lang yun para mas lalang magselos yung ex niya. Nag-ayos ako sa sarili ko para magkaroon ako ng pag-asa sa kanya. Saktong-sakto, may summer break kami nun. May 2 months ako para mag-ayos ng sarili ko. May natira akong pera para bumili ng damit at mga products na nakikita ko sa online. Na sabi daw nila nakakapogi daw. Nag-exercise din ako nun para mas magmukha akong kaayos-ayos tignan. Natapos ang 2 buwan ng summer break at bumalik na kami sa school. Excited na ako pumasok dahil alam ko sa sarili ko nagbago ako kahit papano. Hinanap ko agad siya para makita ko yung action niya sa akin nun. Uy, Andrea. Bogart, ikaw ba yan? Hindi mo ako nakilala na. Gagi, nagbago itsura mo. Nagka-muscle-muscle din katawan mo. So, may pag-asa na ba ako sa'yo? Ha? Anong sinasabi mo? Nagbibiro ka lang, diba? Andrea, totoo sinasabi ko. Gusto kita at binago ko sarili ko para sa'yo. Sorry, Bogart. Didiretsuhin kita, ha? Nagbago katawan mo at itsura mo, pero ganyan pa din yung mukha mo. Ha? Sorry, Bogart. Kahit anong gawin mo, pangit ka pa din. Seryoso ba, Andrea? Bakit? Tingin mo ba magbabago yung ugali ko para sa'yo? Lahat naman ng babae nagbabago eh. Paano mo nasabi? Nagbabago kayo kapag huli ng lahat. Ewan ko sa'yo. At siya nga pala, Bogart. Nagbalikan na kami ng ex ko, kaya tapos na din yung deal natin. Di na kita kailangan, maiwan na kita dyan. Hindi ko alam na ganito pala ugali ng ibang tao. Kahit anong porsige ko or effort ko para mapansin niya ako, baliwala lang sa kanya. Mas pinili niya para yung ex niyang pogi na manloloko. Okay lang. At least ngayon, alam ko na hindi magkaparehas ang palabas sa totoong buhay. Masyado kasi ako umasa sa mga nakikita ko sa TV. Akala ko pwedeng mahulog yung maganda at mataas ang estado sa buhay sa pangit at mahirap na katulad ko.